showbiz fanatics Daniel Padilla, abay na kumpirma nga ang isang personal na bagay sa kanya. At ito na si Demis Carla Estrada, bibwelta na sa mga akusasyon kay Daniel Padilla. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa ating pong mga updates. Maraming maraming salamat po. At ito na nga, pag-usapan natin itong si Mr. Daniel Padilla, dahil matapos nga po at hanggang sa ngayon nananahimik pa rin ang kampo ni Mr. Daniel kasabay niya at ng kanyang buong pamilya patungkol sa mga issue at sa pagdurog sa pangalan ni Daniel Padilla dahil po sa nangyaring issue nila ni Katrina. So dahil po dito nagsanga-sanga yung mga problema, nagsanga-sanga yung mga issue, ini-issue po si Daniel na meron at si Carla Estrada na may pagkakautang ng milyones dito sa mag-inang si Katrina Bernardo at Miss Min Bernardo na ina ni Katrina. At dahil dun nagkaroon din po na muudi ng espekulasyon patungkol po dun sa pagbebenta ng mga properties di imano nitong si Daniel Padilla. Marami nga po ang nagtatanong kung saan daw di umano tumutuloy or kung binibenta na yung bahay, yung mansions na napundar nga ni Daniel for the longest time niya sa showbiz. Saan ngayon nakatira itong si Daniel? Nakumpirma ng ilan sa mga showbiz insiders na si Daniel Padilla ngayon ay naninirahan sa isang mamahaling condominium. Marami nag-speculate na ito ay pag-aari, no? Kasi po ang condominium dito doon na kanyang tinitiran, isang talagang masasabi mong mga elite people ang nakatira. This is gonna be a worth of 50 million condominiums, no? Pero base naman po sa isang news na lumabas, no? Sabi po ng Philippine Star. Ngayon, ayan. So, makikita niyo po yan kung gusto niyo pong makita yung pinaka buong article. It was written by Salve V. Assis, Filipina Star ngayon, January 29, 2024 at ito'y nailimbag ng 12 a.m. Confirm na hindi sarili ni Daniel Padilla ang Rockwell unit na tinitira niya sa kasalukuyan. Rental lang daw ito for 100,000 a month. So, ganun katindi yung kanyang expenses a month ha, sa condo pa lang na tinitira niya, sobrang mahal na. Yup, you read it right. Ganun ang ongoing rental rate sa 2-bedroom condo unit ayon sa isang source sa nasabing condo building sa Makati. At living alone lang daw di umano talaga doon ang aktor, pero madalas mag-hangout ang kanyang sister from another father. Worth 50 million ang nasabing unit ayon pa sa source. Ibig sabihin, kung yung kanyang condo po is ito po ay nagkahalaga ng 50 million pesos pero hindi niya sarili. Tapos ang kasama niya doon yung kanyang mga sisters. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na pumupunta doon yung mga kapatid niya para mag-hangout. Follow up ito sa sinulat ng Filipina Star ngayon na doon na nakatira si Daniel sa plush condo building. At hindi rin daw pumayag si Daniel na ibenta di umano ang kauna-unahan niyang investment na bahay. Yun daw kasi talaga ang souvenir ng aktor sa kanyang pag-umpisa sa showbiz. Pero yun daw house nila sa preview ay for sale talaga. Dahil sabi di umano ng nani ni Daniel na si Carla Estrada ay magpapatayo sila ng bahay sa bandang south na yun. Di umano ay naghahanap sila Carla ng rerenta habang pinapagawa ang lilipatan nilang bahay. So sana malinaw na yun ano, kasi kumbaga parang dito pa lang, dito sa news na ito, pinapatunayan na hindi talaga totoong naghihirap na si Mr. Daniel Padilla. Ibig sabihin, for the meantime, is nagre-rent muna siya ng condo habang pinapagawa pa nila yung kanilang bahay sa south. Kasi yan po ang plano ni Miss Carla at ni Daniel na humuha sila ng bahay sa bandang south, no? Pero alam niyo po ba na meron pa po isa, no, na talagang tinututukan ng marami ngayon na matapos magsalita
nagsalita si Mr. Dominic, no? Kung mapapansin ninyo, nagsalita si Dominic na magiging mapapangasawa ni Miss Bea Alonzo soon. Sabing ganun na nga, sa pangalawang quarter po ng January, sila po ay ikakasal na. At sa isang interview is na ambush interview itong si Dominic at kung bakit si Catherine Bernardo lamang ang kanyang iningyayahan. Inimbitahan dun po sa kanyang kasal at mabilis namang sinagot ni Dominic ang tanong na ito na sinabi niyang 2020 pa lang ay hindi na po sila nag-uusap ni Mr. Daniel. Naaliw ang isang showbiz personality na kinilang malapit sa mag-inang Carla Estrada at Daniel Padilla. Inudyokan daw kasi di umano ng showbiz personality na si Carla na ipagtanggol si Daniel laban kay Dominic Roque. Kasi nga naman diba parang pagkatapos magsalita ni Dominic parang lalo tuloy na baon ng isang Daniel. Nagsalita nga si Dominic sa 2020 pa lang daw ay may gap na ito kay Daniel na hindi na nga raw ito nakikipag-usap sa anak ni Carla. Na sinabi rin ni Dominic na dahil hindi na sila nabuusap ni Daniel ay tanging si Catherine Bernardo lang ang imbitado sa kasal nila Bea Alonzo sa ibang bansa. Sabi ko talaga kay Carla patuloy niya yung mga sinasabi ni Dominic na dapat nang ipagtanggol ang anak niya, sabi po ng isang showbiz personality. Marami raw kasing sinabi si Dominic laban kay Daniel. Sabi naman namin kay showbiz personality, isa kami sa mga nag-interview kay Dominic at ang sinabi lang naman ito ay hindi na sila nag-uusap ni Daniel since 2020 kaya tanging si Catherine lang ang invited sa kasal nila ni Bea. It turned out na pinalalana naman ng mga Marites ang sinabi ni Dominic para lumaki ang away sa pagitan nito at Daniel. Anyways, totoo naman po yan, diba? Kumbaga sa interview, yun lang naman po ang sinabi ni Dominic na hindi sila nag-usap pero hindi niya na po dinetalye. Dahil syempre, diba, parang to protect din also Daniel Padilla para hindi na rin masyadong lumala ang problema. So, kayo na po ang humusga dahil hindi natin alam kung may buwelta ba si Carla or mapananatili pa rin tahimik ang Ford family. So, dahil dyan narito ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol naman sa ilan sa mga dito po sa ating last update. Magsimula tayo kay Miss Vicky Alcid, nang hinawa na sila sa isa't isa, ganon talaga ang pag-ibig. Don't blame DJ. 11 years dapat nagpakasal na sila noon pagsapit ng 6 years ng lamig na. Oh my G. At ito po yung isa sa mga manifestasyon, no? Pero hindi naman natin alam kung ano ba talaga yung toong problema talaga bukod po sa mga naglalabasan, no? Sabi naman ni Tony Santos, kung totoo yung news na dilpipirma si Catherine sa Star Magic at tinipat kay Maha Salvador, malamang din matuloy yung part 2. Di na matuloy yung part 2 ng Hello Love Goodbye. Pero pwede rin naman magtambak si na Catherine at Aden but with different title and director. Pwede silang magtambal. Which is very, very true, no? Tama po yung sinasabi ni Mr. Tony Santos na, pero para sa akin na, kasi dahil pag maging freelancer na si Catherine, no? Pwedeng-pwede niya pa rin po magkaroon sila ng ganung agreement, ba? Diba? Depende po sa pag-uusap ng Crown Artist at ng GMA. Pero, naihatid na po natin sa inyo na hindi po nilipat si Catherine, mananatili pa rin siya sa ABS. Sabi ni Reza Fibarnik, lahat mali, lahat nagkamali, made a mistake. Hope he learn, move on and apologize, then move forward. For Kat and Alden, kudos you guys, deserve to be happy, let them be. Ayun, so marami talagang parang mas pinupursue at mas gusto na talaga na magkaroon ng movie together itong si Alden Richards tsaka si Catherine Bernardo. At isa po yun sa mga plan this year. Medyo pinapalipas lang muna yung mga issue, ano. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone. See you on my next vlog.